Papa ko, ngayon lang yung nakita, nakain siya ng Quaker Oats. Nanonood. Naglalaba ako eh. Tapos, update ko kay mamaya dun, kay Luna, kasi hindi pa naman siya nanganak. Mga ano pa, 60 to 70 days pa kasi yun. Kaya ang nabilang ko sa kanya is 58. So, mayroon ko siyang 2 days sa pang 60. Tapos, kung hindi pa manganak ngayon, ano siya, mga December 4 na siya. Alam ko rin, December din siya mga anak niya. Kasi nung nakarang araw, talagang ngawa siya ng ngawa. Kaya akala ko mga anak na. Kasi nung unang anak niya, ngayon, ganun yung nangyari. Kaya aburido ako. Pag hindi pa siya nanganak ng 60 to 7 days, ayun na, go na tayo sa clinic. Kasi magano na siya. Isari yan. Kung hindi niya naabot yun, no? Huwag naman sana, parang hindi na siya messengers, lalo doon. Diba pa? Good morning, grandfather. Naglaba muna ako. Ano ko labahin? Lalaba ako ng bedsheet. Hello, mga kumarmites. Ayan, so, may nagbigay ng isda. Tilapia. Kasi, ano na, hinuli na nila lahat ng isda. Ang tawag dun sa ano, yung parang pababa ng tubig, kaya kinuha na nila lahat ng isda kasi panag-aasim na dito. Ano, pag sa susunod na araw, pag may time ako, pupuntan ko kayo sa ano, asinan para makita nyo kung paano. Tapos tingnan nyo ang dami. Binigay ng ano. Yung papa kasi ng pinsan ko, naghuli ng isda. Ay, naghuli ng isda. Siya yung bibingwit doon sa pinagbibingwitin namin. Kung nakita niyo yung vlog ko nung nakaraan. So, yan oh, ang dami. Pakita ko sa inyo. Oo, di ba? Ang dami yan. So, ano, lilinisan ko siya. Idadain ko. Kaya, mayroon ako dito palanggana, kutsilyo, tas gunting. Kasi pag nilidain ako, tinatanggal ko talaga yung mga ano niya, siksik, yung mga palikpik. Kaya yun, pupunta doon ako sa likod magdadain kasi alam nyo na, malangaw ang person. Person. Ang isda. So, dahil natapos ako sa gawain ko kanina, yan na muna ang gawin ko for today's video. Ayan, so, andito na ako sa ano. Huwag yun ang pansinin yung pag-anuhan ko, ha? Tawag dito. Dito talaga ako ng isda. So, meron ako ditong, syempre, itong ano, paliwaan. Tapos, meron akong kutsilyo, tapos, and then, ang dami. So, uunahin ko muna. Tatanggalan ko siya ng, ito oh, mapalikpik. So, tanggalin muna natin siya. Bago ko siya idaing, tapos, sa asangan. Ang dami nito, kaya, magsisession ako ng maglinis ng tilapia. Nandun yung pinsan ko. Doon sa ano nabigay nito, yung papa nung, mama nung pinsan ko, kapatid ni papa ko. So, ano. Kasi dami nga nahuli. Diba? Pwede may ulam na naman. Idadain ko to, tapos, ibababad ko sa suka, na may asin, na may, tawag dito? Kasi lalagyan kong bawang. Tapos, ibabad ko muna siya sa suka. Kasi wala naman ng araw mamaya. Kasi paggabi naman na. Last 4, so wala na rin. Yung araw, pababa na. Kaya bukas ko muna siya ibababad. Tapos, bukas ko siya magpapaaraw.
family. May ulam na naman. Nakasave na naman tayo. Kaya thank you so much po kay auntie ko, saka sa pinsan kong si Richelle. Sabi niya, panggiting ko daw siya sa vlog. Sige ka ako naman. Ay, si Tala. Si Tala, nag-aantay ng kanyang ulam. Ginagawa ko, tiyatanggal ko muna to. Dati ganito ang gawain namin nila mama ko. Nabanggit ko yan sa vlog ko nung naghuli ako ng isla. Nag-inwis kami. Ganito, pag darating si mama ko, ganito, mag-inwis kami. Kaya alam ko na. Linisan ko lang to saglit. Para mamaya maibaba. For sure, matagal-tagal po. Isang oras din. Ayan, so tapos na ako nagdain. Naglinis ng isda, ng tilapia. At tignan nyo. Oh, di ba ang dami? Oh. Siyempre, ngayon ako dito. Bababad ko muna siya sa ano. Tapos may puro akong ano. Bababad ko muna siya sa... Tawag dito. Suka. Para pag ibibilad bukas, malasa-lasa siya. O, diba? Perfect na naman. Diba? So, ano yung muna natin itong ano natin? Yan, o. So, pipiksitin ko lang itong ano natin. Bawang. Kasi, lagyan natin si bukaan. Tapos na po. Ayan na po ang aking binabad sa suka. Ito si Luna. Ayan, medyo hindi na siya dyan napapakali. Parang mga anak na siya. Kaya inaabang-abangan ko. Kasi nung nakarang araw, parang pinrank niya ako na ngawa ng ngawa. And then mga ilang araw, bigla naman siya nag-stop. Kaya monitor muna natin siya kung ganyan pa rin siya bukas. Yan yung foods niya. Hindi niya pa naubos. Sana mga anak na siya para makaraos-raos na rin siya. Kasi kawawa naman siya eh. So, yan po. Pahinga muna siya dyan katapos niyang kumain. Hello, mga Kumaring Wertes! Ayan. So, wala akong vlog. Dalawang araw. Kasi naging busy ako. And then, si Luna. Ayun na. Mukhang mga anak no. Kasi nag-labor na siya. Tinuko na siya. Pero wala siya dito sa ano eh. Pinasok ko siya dyan sa loob ng ano. Kasi siyempre baka ma-istorbo tapos medyo madilim kasi sa loob kaya doon muna siya. And then ngayon ang gagawin ko is, di ba nagdaing ako ng isang araw. Ay hindi, kahapon. Isang araw. Tapos, ayan. Papa-araw ko siya doon. Kasi mas gusto ko yung ano, na pa-araw. Pag ganito. So, pa-araw ko muna siya habang minomonitor ko si Luna. Hi, sabi! Nanganak na si Luna! Kaso iisa! Tapos namatay yung ano niya, isa niyang baby. Kaya isa lang. Ay, kamukha nung tatay yung anak niya. Pahinga muna siya. Hello po, mga Kumaring Marites. Ayan, so andito na naman ako sa kwarto ko. Kasi nagpahinga ako. Dahil napuyat ako kay Luna. Tinan niyo naman yung mata ko. Kasi puyat. Actually, katatapos lang din namin kumain. Hindi ko na rin napakita sa inyo kasi talagang na-stress ako ng bongga dahil nga kahapon naglinis ako ng isda, dinain ko siya, binabad ko sa suka, tapos pinaaraw ko na lang kinaumagahan. Sana yung content ko, ito yung may upload ko ngayon, may mapapanood po sana kayo. Kaso hindi ko siya nagawa kasi minonitor ko si Luna dahil nga
ayun na, nagli-labor na siya kanina. And then, dugo na yung lumabas sa ano niya. Kaya, nung time na nandun siya sa laba, sa tindahan, so doon naman talaga siya parang hindi mainit. Nilipat namin siya dito sa may sala kasi para medyo madilim at wala siyang masyadong nakikita kasi lalo maingay ang maingay sa kalsada, lalo dun sa siyempre kalsada nga, maraming dumadaan na sasakyan. So baka pag daan-daan, hindi siya makapag-focus. Kaya nilugod namin siya dito sa sala para hindi maistorbo. Nandun yun na nga, ngawa lang siya na siguro umabot din na isang oras yung paglilibor siguro. Yung nga, wala nang gawa. Sabi ko, sige lang mahal. Lagi kong ginaganya kasi yun nga ang tawag ko sa kanya. Push mo lang bibi ko. Ganun-ganun. Iba-iba ang sasabi ko. Love-love ko, ganyan-ganyan. Iba-iba ang tawag ko sa luna ko. Nandiyan din, niyaan ko lang siya. Ginawa ko, ayaw niya kasi, tuwing umaalis ako, magnangangawa siya. Ganun talaga. Once na nasanay na siya sa'yo, lalong ikaw yung nanay-nanayan niya. Diba? Kaya, nung time na ano, papaalam ako, sabihin ko, maglilis lang ako ha, ganyan-ganyan, magbibilad ako ng tilapia. Makikita niya naman dyan sa, ano ko eh, sa vlog ko eh, na magbibilad ako. Pero hindi ko na napakita sa inyo kasi nga, naminonitor ko si Luna, kaya pasensya na po ngayon pala na. Ayan. And then, anong ginawa ko muna, naghugas ang plato habang ganun pa siya. Kasi syempre, kung itutun ko naman yung oras talaga as in sa kanya, wala ko matatapos. Kaya, andito naman siya sa loob. So, dito lang naman din ako. Nagbukas ang plato. Nabilis ako ng CR namin dito sa kabila. Kasi bukas ko lilinisan yung CR ni Papa ko doon sa kwarto niya. Ayan, sabi darating kami yung bisita. Importante yung bisita. Cheers. And then, ayun na. Tapos ko na lahat. Tapos, nabilis din ako ng kwarto ni Papa. Kasi bukas na lang yung lahat-lahat. Naglabas ko ng pintuan ni Papa. Naipanganak niya na yung panganay, niyang anak. Then, siyempre, tuwa ako kasi nailabas niya na. Nagtataka ako, bakit walang bumangawa-ngawa? Yung parang iiyak, di ba? Siyempre, di ba, pag lumabas ang isa. Nayaan ko siyang nililinisan niya kasi gano'n naman talaga. Nayaan ko siya hanggang siguro 15 minutes o 20 minutes. Ganyan, hinayaan ko siya nga. Tapos, nung ano, sabi ko, bakit di gumagalaw yung anak niya? Sabi ko, malungkot ako. Si parang namatay yata, sabi ko. Then, oo nga, true. Nung tinignan ko, nilapitan ko, namatay yung isa niyang anak. Ayun. Grabe yung nakapanghihinayang. Parang napaluha ako. Kasi syempre, di ba, kahit hindi ako yung nanay nung luha. Syempre, si Luna naluha din. Kasi tapos, alam mo yung, akala ko mabubuhay pa siya. Syempre, mali mo nalunod lang siya doon sa pagkabalot niya. Hindi. Kasi iniwan na siya ni Luna. Parang, siguro na naramdaman niya napatay na. Kaya, parang sabi niya, ayaw niya. Parang iniwan niya na as in talaga. Din, hinayaan niya na. Then, doon ko na kinuha yung baby niya na namatay sa as in talaga. Alam mo bang, binalak ko pa siyang ipump dun sa may dito niya kasi mali mo buhay nga eh. Kasi syempre medyo malambot pa. Then yun na nga, wala na ako nagawa. Namatay na din talaga kasi iniwan niya na eh. Hindi niya na inasikaso as in. Kasi may palabas pa ulit sa kanya. Kausa kaya kamukha nung tatay din. Tapos ang laki niya, ganito siya kalaki oh. Ganyan po siya kalaki. And then sabi kong ganun. Sayang, kasi talagang as in, yun yung breed nung papa na yung nagpa-stud kay Luna, yung nag-stud kay Luna. Yun ang papa niya, ganun kalaki. Das, basta, laki-laki, tapos nang sumunod, dinayan ko muna, das, ano, parang nalungkot ako, tinignan ko lang siya, bang si Luna, na nilalabas yung isa. Tinignan ko, sabi ko, sayang naman, sabi ko, naluha ako. Alam mo yun, yung, as in, minunitor ko talaga siya, tapos gano'n nangyari. Then, wala natin magagawa. Hinayaan ko muna siya dyan hanggang binantayan ko ulit si Luna kasi may palabas na isa. Kikita ko na yung mukha niya. Then, sabi ko, sana buhay. Sabi ko lagi, sasabi, sana buhay. Then, nung lumabas, gumawa siya yung, umiyak siya. Gumagano na siya. Kaya parang, tuwa ako sa buhay. Pero, ang liit, ganito siya kaliit. Kung ano yung laki nung unang labas ni Luna, ganito kalaki, yung yun, lumgan ng kaliit. Kaya, hindi ko na siya mapapakita sa inyo. Pero, pinost ko yun sa my day ko lang. Kaya medyo malaki siya. Sayang, nahihinayang ako. Pero, at least, may buhay na isa, di ba? Hindi tayo doon lang. Parang masaya na malungkot. Kasi masaya dahil buhay yung isa, malungkot dahil namatay yung isa. Diba? Kasi dadalawa lang yung anak niya. Akala ko meron pa. Dinayaan ko lang. Tapos, siya, nilapas siya na yung isa. Dinidilaan niya na, syempre, nililinisan niya, di ba? Parang kinakain din niya yung puso, yung mahaba niyang puso. Siyempre, mga ganun kasi, mga natitirang nailabas ni Luna na kinakain niya. Ganun naman po yun. Normal po yun.
And then, nayaan ko siya. Tapos, naabangan ko, sabi ko, ba't wala na? Bigla na lang siyang nagpahinga, and then, pinadidi niya yung anak niya. Ko, wala yun, wala na? Sabi ko. Sabi ko naman sa sarili ko, at least meron, di ba? Kaysa wala. Ang mahirap na wala, tapos, di ba, yung dalawa lang ang anak niya, namatay pa yung isa. Kasi nung una niyang panganak, tatlo, tas healthy silang lahat. Alam niyo ba, iniwan ko pa yan sa room ko. Sa room ko siya kasi nung time na yun, yun nga, lagi ko kinikwento, election yun. Kaya bumoto muna ako. Nung bumalik ako sa kasya niya, nilabas lahat. And, alam niyo ba, yung room ko, wala pang kalinis-linis yun ang alalik mo pa. Pero healthy yung mga anak niya na nilabas. Kaya, ano ako, parang kampante ako na dito din, pag nabuntis ulit siya, ganun ulit. Then, wala, namatay yung isa. Kaya parang sabi ko sa sarili ko, ganun talaga, nangyayari talaga yung ganun, hindi niya siya maiiwasan. Hindi mo siya nahihirapang manganak eh, kasi as in, ang bilis lang niya nilabas eh. Tapos nung iniwanan niya na, feeling ko lang, na iniwan niya, naramdaman niya na wala na, patay na, kaya parang iniwan niya na. Pero alam mo yung, meron kasing mga nanay din talaga, sasabi ko nga na, baka kainin niya yung anak niya. May ganun po. Once na-stress yung nanay, tapos o kaya nararamdaman ng ina na hindi healthy yung anak niya, kakainin niya po. Pero yun, nilayuan niya, as in, iniwan niya lang. Tapos yun nga, yun dun ko na kinuha, lagay ko siya sa plastic, and then, ano, humingi na lang ako ng maliit na karton na hindi nagagamit nung hipag ko. Kasi, ano, sakto din, naging sakto siya doon. Ayun, living po, hinukay ko doon. Sa ano, likod, hukay ako ng malalim, hindi ko na napakita kasi alam mo yung, hindi ko feel na maghukay-hukay, na alam mo yung iniisip ko, huhukay ako, tapos ililibing ko yung anak ni Luna, kalungkot, diba? Parang maiiyak ka, kaya iniisip ko na lang, hindi, sabi ko sa sarili ko, nangyayari talaga to. Kaya hindi pwedeng iyako, no, parang dibin ko lang. Kasi si Luna, kung siya nanay, siya syempre alam ko naman na nararamdaman niya din yun. Pero thankful ako kasi meron pang isa na nabuhay, kahit dalawa lang sila at nawala pa yung isa, may isa pa rin. Kaya okay na yun. Ayoko naman na i-push pa si Luna na sige, meron pa yan, di ba? Hindi ate pipilit ko. Kasi yun talaga. Si Luna, hindi talaga siya yung malamaramihang anak. Hindi katulad nung pusa nung pinagkuhanan ko sa kanya na minsan lima-anim sila, hindi. Si Luna hindi. Nung una kasi tatlo lang, di ba? At least yun, lahat na buhay yun. Tapos, napunta nga ka-ate ko Jessica yung isa eh. Yung pinakita ko sa inyo. And then, si... Yan, ngayon, yung isa. Tapos, ang liit-liit, ang cute-cute. Dede ng dede. Sa likod ko. Kasi, hindi ko man expect na ganun. Kasi, talagang, alam ko, kasi 60 to 70 days is yung pang 59 niya ngayon. Hindi, pang 60 niya ngayon. Mm-mm. Tapos, siyempre, nayaan ko lang. Yun nga, nangangawa na siya. Hindi naman na nangyayari. Pero, okay, rebels, kasi, ganun talaga ang buhay, di ba po? Ayun lang, medyo stress lang ang Martes ninyo, wala akong upload na vlog po, 2 days na. Kaya pasensya na po kayo. Kasi medyo busy rin ako ng mga nakarang araw. Ang dami kong ginawa, nag-general cleaning ang lola nyo. Alam nyo na, sa nalikod ko, tapos bukas ipatapos, di ba? Kaya yun na, gumaganap lang. Kaya ang karanariwang makikita nyo sa vlog ko, nag-release na ako ng isda na binigay sa amin, tilapia na maliliit, kasi bakit nga ba kami binigyan? Kasi nagbabawas sila ng tubig dun sa palisdaan dahil mag-aasin na kasi mainit na. Maganda na yung araw. So, ngayon, panag-aasin na siya. Kaya, yung mga isdang yun, kinukuha na. Ano yun, dami nga nakuha nung uncle ko eh. Na, nung nakaraan isang sako, tapos nung nakaraan isang malaking palanggana. Kaya, binigyan kami. And, ginaya kong daing. Sayang, no? Bibilihin mo yun sa bayan. Magkano din? O, diba? Yung dinaing ko, natapos na. Yun ang ulam namin kanina. Hindi ko na napakita sa inyo. Kaya ayun lang po. Salamat po sa suporta. Sana ay maging mas matatag pa tayo. Healthy lahat. No? Maging safe tayo. Kasi syempre, di ba? Ang dami nangyayari sa mundo. Pray lang. Yun lang yung hinihiling ko. I-bless kayo lalo ni Lord. Thank you so much po sa inyong lahat. Dahil lagi kayo nandiyan para manood ng aking vlog. Huwag niyo po kalimutang
subscribe si Ate Ko Faye. Siyempre, si Ate Ko si Faye. Dahil naman din sa kanya, saka ako nakilala, diba? Hindi naman ganun kalakihan ang subscriber, ang viewers. Pero kay Rebels, diba? At least meron. At may mga taong tumutulong pa rin sa atin. Yan lang. Diba? Thank you so much po. Please like, share, and subscribe. And hit niyo po notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako mag-upload na aking vlog. Thank you so much po. Bye-bye!